ang cravings nyo tonight ay paa ng manok. Takbo na sa Tondo! Kung saan ang patok nila ritong Adidas, ipiniprito, at ibinababad pa sa manamis-namis na special sauce. Kaya ang lasa raw nito, sumisipa sa sarap! Manamis-namis siya, malambot. Pag kinain mo, talagang buto na lang matitira. Si Emma, mabusising kinikilatis ang mga nabibili niyang paa ng manok sa palengke. Kailangan bagong putol yung paa. Dapat siya maputi, wala pong parang kalyo sa likod ng paa. Nilinis niya ang mga ito ng mabuti. Isa-isang pinuto lang mga kuko. Katapos natin pinutulan ang kuko, iba-blanch na natin ito. At saka, iprinito. At para mas lalo pa raw itong lumambot, isinalang sa pressure cooker. Inihanda ni Irma ang kanilang special secret sauce. Yung ginagawa namin is asado style. Pag kumakain, ang hihingin sa amin, kanin lang at saka sabaw, okay na. Lasang asado, perfect pang ulam. Dating waitress sa isang restaurant sa Binondo si Irma. Sumasahod ako bilang isang waitress ng 55 sa isang araw. At yun ay pinagkakasya namin. Ang mister ko naman ay isang waiter. Ang kanyang chicken feet recipe, natutunan lang daw niya sa isang maboteng usapan. Nung minsan kasing nag-inuman ang mister ni Irma na si Ronaldo at ang isa nitong kaibigan. Pinabili po kami ng 1 kilong paa ng manok para gawin nilang pang-partner sa happy-happy nung husband ko. Sabi nung kaibigan namin, tago namin kasi one day magagamit namin daw yan. Taong 2008, nung sinimulan niya ang kanyang negosyo. Magluluto po ako, ilalagay ko sa styro, ilalako ko siya, ihahatid ko sa mga bahay-bahay. Hanggang pumatok ito. Kung dati, isang kahig isang tuka lang daw sina Irma, ngayon, lumilipad na ang kanilang kita. Siguro 5 digits a day meron. At hindi na rin daw napapagod ang kanyang mga paa sa kakalako. Nakapagpundar na kasi sila ng 5 rolling food carts. Walang sawang pasasalamat dun sa taong nagbigay sa amin ng hanap buhay. At ito ay binigay niya sa amin dahil talagang alam niya isang araw makakatulong sa amin. So hindi namin nakakalimutan talaga. Dito naman sa tinaguriang Lechon Capital of the Philippines sa La Loma, Quezon City, daan-daang mga baboy ang kinakatay kada araw. At dahil hindi naman kasamang inililechon ang laman loob ng mga baboy, ang mga lechonero dito, kanya-kanyang diskarte para hindi masayang ang mga ito. Kung hindi ginagawang chicharon, isinasahog sa dinuguan. Pero iba ang diskarte ni Ramon. Ang atay, lomo, litid, baga, pati na batok ng baboy, ginagawa niyang giant barbecue. Siguro 5 doble ang laki kumpara mo sa normal na sukat ng barbecue na binibenta. Kolektang lamang loob ng native na baboy, nilinis muna. Kinakailangan continuous flow of water para matanggal natin yung pinakaloob ng laman ng bituka. Soon after nakataya ng aming baboy at tinanggal ang bituka, kinakailangan ilaga namin kagad dyan. Kasi nga, para ma-maintain namin yung freshness ng laman loob. Sunod itong pinakuluan sa malaking kawa. Ang mga pinakuluang laman loob, hinaluan ang secret sauce na may iba't ibang pampalasa. At saka, hinango. Gamit natin ang 1 portion ng electric pan kasi very durable to, napakatibay nito.
tinuhog sa stick. At saka, inihaw. Tatlong piraso, hanggang apat na piraso, take 50 pesos. Samantalang, kung bibili mo sa palengke sa ngayon to, ay more than 100 ang isang ganito. At para mas maging malasa, pinahira ng pinaghalong mantika, tomato sauce at toyo. Na ibibenta niya ito, 50 pesos kada stick. Siyempre masarap, saka malinamnam. Kayang kumain tatlong tao sa isang ganito. Ano kang hindi babalik? Masarap na, mura pa, husog ka pa. Sinimulan ko yan ng barbecue. Normal lang ang laki. At natitiran kami ng marami. Kako, isalaksak mo rin sa stick na yan, palakihin mo. Ang mga Cebuano naman daw, ma-fried. Mahilig kasi sila sa mga pagkaing prinito. Ang kainang ito sa Mandawi City, natumbok daw ang panlasa nilang ito. Ang dinarayo rito kasi, yung mga parte ng baboy na madalas iniitsapwera ng mga kusinero. Malansa raw kasi at may amoy. Katulad ng tumbol na sa ating mga Tagaluzon, tumbong, bituka at tiyan ito ng baboy. Medyo may pakajuicy sa loob at may taba-taba sa loob din. Kada araw, 100 kilos ng tumbong ang ibinabagsak sa processing center ni Nadelpha. Lalabhan pa yan. Para matanggal ang amoy at lansa, ibinabad niya ito sa kape. I-leave yun 5 minutes para ma-absorb yung coffee. Tatlong beses pa muli itong binanlawan ni Delpha para masigurong malinis. After 13 minutes na kumulo na, kukunin natin para linisan na naman. Itong onion leaves, pang pao, wala ng mga lansa sa loob, lalong sumarap. Okay. Pagkatapos, tinimplahan ng mga pampalasa. ₱70 to ₱80. Busog na raw ang iyong tiyan. Masarap, juicy. Bago sumikat ang kanyang fried tumbong, kung ano-anong racket daw muna ang pinasok ni Delpha. Papautang po ako ng mga alahas, saka nagpapalinding po ako ng mga pera, mga RTW. Pero hindi raw mapirme ang kanyang tumbong. Nung ang kanya raw pinautang, pahirap pa naman daw sa singilan. Pinautang ko dito sa Cebu. Akala ko hindi na ako makabangon. Kalaunan, sa pagtitinda ng fried tumbong, naging mahigpit siya. Walang utang, mami. Hindi masakit sa ulo. Cash talaga to, araw-araw. Ngayon, meron ng dalawang branch ang tunggolan o kainan ni Delpha. Nakapagpundar na rin siya ng sasakyan at mga ari-arian. Yung business ko talaga is malaking tulong kasi nabigyan ko yung mga pamangkin ko ng trabaho. Ang laban loob kasi may mga fats talaga yan na once na masobrahan tayo, pwede talagang magkaroon ng problema sa ating katawan kaya magkakaroon tayo ng mga pagtaas ng BP o yung blood pressure natin. Pwede tayong atakihin at pwede din eventually stroke. Depende pa rin kasi sa katawan ng isang tao yan, no? Depende pa rin sa age group, no? Pwede din naman kumain yan, so sabihin natin 2 to 3 times a week. Ang lasa at kwento sa likod ng ating mga pagkain, walang tapon. Talagang simot sarap!